babaeng nawalan ng buhay. Halos 3 taon na ang lumipas bago matagpuan sa loob ng bahay. Yan ang ating pag-uusapan dito lang sa ating talakayan na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa may kalaman. Simulan na natin. Noong January 25, taong 2006, merong isang babae ang nagngangalang Joyce Carol Vincent ang pinaghahanap ng Housing Association sa Northern London. Ang nasabing babae ay ang isa sa mga umuupa sa kanilang apartment. At matagal na itong hindi nakababayad ng kanyang mga bills. Umabot pa sa punto na nagkanda patong-patong na ang bayarin nito sa upa, tubig, kuryente at iba pang bayarin. Nang magtungo ang mga opisyal sa nasabing apartment ni Joyce Vincent, napag-alaman nilang nakakandado ang pintuan nito. Kaya naman, sila ay kumatok na muna. Ngunit, sa iilang sandali na hindi sila pagbuksan, mga kaibigan, doon ay napansin na rin nila na tila ay wala ng tao sa nasabing bahay at tila inabandona na ang unit na ito. Kaya naman, nagdesisyon ang mga opisyal na pwersahan ng buksan ang apartment ni Joyce Vincent. Pero hindi nila inaasahan ang kanilang nakita sa loob. Sa kanilang pagpasok, mga kaibigan, bumungad sa kanila ang mga liham na malapit sa pintuan. Nakita rin nila ang mga regalong nakabalot pa sa Christmas wrapper. Maski ang telebisyon ng apartment naka-on pa at ang mas matindi pa dito, nadatnan nila ang isang naagnas na labi. Lumibot pa ang mga opisyal sa nasabing unit. Doon ay nakita nila ang mga hugasing nakatambak sa kusina. Maging sa refrigerator nito, may nakitang mga pagkain na ang mga expiration date nito ay noon pang taong 2003. Sa kabilang banda, mga kaibigan, hindi na makilala pa ng mga otoridad ang nasabing labi. Kaya naman, isinailalim ito sa isang cross dental check upang matiyak na kung ang labi ba na ito ay ang babaeng kanilang hinahanap. Kaya nang lumabas ang resulta, natiyak nga na ang labi na ito ay kay Joyce Vincent. Pero munting kaalaman, bakit wala ni isa man lang ang nakapansin sa kanyang pagkawala sa loob ng halos 3 taon? Wala ba siyang kaibigan o pamilya man lang? Halika kaibigan, ating sagutin yan at mas kilalanin pa natin si Joyce Carol Vincent. Nang si Joyce Vincent ay nabubuhay pa, siya ay namuhay lamang sa isang ordinaryong buhay. Ngunit halos walang matibay na koneksyon sa mga tao, kaibigan o maging sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay namahinga na noong bata pa lamang siya, habang layo naman ang kanyang loob sa kanyang ama. Kaya ang nagpalaki na lamang sa kanya ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Bagaman nakapag-aral pa itong si Joyce, ngunit hindi naman siya nakapagtapos at mas pinili na lamang maghanap buhay. Dumating sa pagkakataon na nakapagtrabaho pa siya sa Ernst & Young, ngunit kalaunay nag-resign din sa di malamang rason. Alam mo kaibigan, ang isa sa mga tinitignang rason ng kanyang pagkawala noon ay ang kanyang ex-boyfriend. Dahil ito pa lang si Joyce ay pinagbuhatan ng kamay ng kanyang dating nobyo. Biktima siya ng panlalamang at bagaman sila ay engaged na, ngunit hindi naging maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Ayon sa ating nakalap na impormasyon, mga kaibigan, nang maghiwalay si Joyce at ang kanyang nobyo, dito na tuluyang lumayo si Joyce sa kanyang mga kaibigan at pamilya dahil iniisip niya na ito ay isang kahihiyan. At mula din doon, nahanap niya ang apartment na nagbibigay ng discount para sa mga taong naging biktima ng panlalamang. Ayon sa pagsusuri ng labi ni Joyce, mga kaibigan, matagal na pala itong may dinadalang karamdaman. Meron itong matinding ulcer at nakapagtala rin ng asthma sa medical history nito. Maari daw na noong December taong 2003, binawian ng buhay si Joyce. Habang ito daw ay nagbabalot ng mga pangregalo, bigla na lamang itong inatake ng kanyang karamdaman at dahil sa hindi na kinaya ng kanyang katawan, ito ay bumigay na nagdulot din sa pagkawala ni Joyce. Hindi naman ito napansin ng kanyang mga kapitbahay. Ngunit noong mga panahon daw na iyon, ilang linggo lang ang nakalipas, nakaamoy na sila ng masangsanga mula sa unit ng tinutuluyan ni Joyce.
Pero dahil nga sa hindi naman nila masyadong nakakausap ang babae, hindi na lamang nila ito pinagtuunan ng pansin, bagkus inisip nila na baka ito ay basura lamang. Batay pa sa mga otoridad, ang mga bayarin o bills ni Joyce ay naka-auto debit o nakakaltas sa perang nasa kanyang ATM. Kaya naman mula noong maubusan na ng laman ang ATM ni Joyce, dito ay nagsimula ng magpatong-patong ang kanyang bayarin, lalo na sa kuryente nito dahil sa halos 3 taong ding nakabukas ang telebisyon nito. Isang kwentong nakakalungkot dahil nawala si Joyce nang wala man lang umaalala sa kanya. Ang masasabi ko siguro, kung hindi siya iniwan ng kanyang mapapangasawa, eh siguro hindi hahantong sa ganito si Joyce. Hanggang ngayon siguro, buhay pa si Joyce Vincent. Kaya naman mga kaibigan, ang moral lesson dito, huwag mong iiwan ang mga kaibigan mo ng basta-basta, alang-alang lang sa isang tao na alam mong iiwan ka rin balang araw. Huwag mong ipagkatiwala ang iyong buhay sa taong hindi ka naman binibigyan ng halaga. Unahin mo ang iyong mga pangarap. Ipagpatuloy mo ang iyong mga plano sa buhay. Maging matalino tayo sa pagdidesisyon sa buhay, mga kaibigan. Huwag kang padalos-dalos. At ang pinakauna nating dapat mahalin ay ang ating sarili dahil yan ang tunay na nagmamahal. Pag nagawa mo lahat yan, kaibigan, maaaring mawala sa iyo ngayon ang lahat. Subalit, tiyak na darating ang araw, sila naman ang maghahabol sa iyo. Sila ang lalapit sa iyo upang mahalin ka at bigyan ka ng halaga. At ito, mga kaibigan, dagdag ko na lamang. Pag hindi mo nasunod ang lahat ng ito, mai-stress ka, madedepress ka gaya ng nangyari kay Joyce. Dahil ang isa sa mga pangunahing dahilan ng karamdamang ulcer, walang iba kundi ang stress. E bago tayo tuluyang magtapos, mga kaibigan, baka pwedeng makahingi ako sa inyo ng lambing. Pakilike nyo lamang po ang ating video ngayon. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong ma-notify sa mga video na aking ina-upload. At syempre, mag-comment ka lang kung ano ang masasabi mo sa ating paksa ngayon. Nais kong malaman ang inyong pananaw tungkol sa nangyari kay Joyce Vincent. Dadalawin ko kayo sa comment section. Babasahin ko ang inyong komento at pupusuan ko pa. Hanggang sa susunod na talakayan, mga kaibigan, kasama ni Munting Kaalaman. Paalam.